Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, o mas kilala bilang Jose Rizal, ay pinanganak noong 19 ng Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. At sa edad na 35 ay binitay sa Bagong Bayan noong 30 ng Disyembre 1896. Si Jose Rizal ay labis na kinagalitan ng mga prailing Dominikano dahil sa Noli Mitangere at sa pakikialam niya sa suliraning agraryo sa asyenda ng Calamba. Dahil sa kanilang pagkagalit kay Rizal, pinilit nila si Gobernador General Terrero na iligpit si Rizal sa pamamagitan ng pagpapatapon dito, ngunit hindi pumayag ang Gobernador General sa kagustuhan ng mga prailing. Dahil sa dami ng pagbabanta sa buhay ni Rizal, pinakiusapan siya ng kanyang mga magulang, kamag-anak, ni Teniente Andrade na umalis na muna ng Pilipinas. Ipinatawag din siya ng Gobernador General at pinayuhang umalis muna ng Pilipinas para na rin sa kanyang ikabubuti. Matapos ang 6 na buwang pamamalagi ni Rizal sa kanyang minamahal na Calamba, napilitang umalis si Rizal sa Pilipinas sa 2 pagkakataon noong 3 ng Pebrero 1888. Sumakay si Rizal sa barkong Sapiro patungo sa Hong Kong. Dumating si Rizal sa Hong Kong noong 8 ng Pebrero at namalagi sa Victoria Hotel. Siya noon ay 27 taong gulang, isang pagsasanay na manggagamot, at kinikilalang manunulat sa kauna-unahang pagkakataon na siya ay nagpunta sa ibang bansa noong Hunyo sa taong 1882. Siya ay 21 taong gulang lamang, isang mag-aaral na kabataan na naghahanap ng karunungan, at isang romantikong idealista na nangarap na palayain ang kanyang mga kababayan mula sa pagkaalipin sa pamamagitan ng kanyang panulat. Nagbago ang panahon. Sa edad na 27 taong gulang, si Rizal ay isa na ring biktima ng hindi pagkapantay-pantay, bigo sa mga pangarap, at hindi nagtagumpay sa pagbabagong ninanais. Sa kanyang pananatili sa Hong Kong, nagsulat si Rizal ng sulat kay Blumentritt noong 16 ng Pebrero sa taong 1888 na nagpapahayag ng kanyang kapaitan. Inilahad niya sa liham ang mga nangyari at naranasan niya mula sa mga kaaway niyang mga prailing Dominikano. Gayunpaman, inilarawan din niya sa sulat ang bansang Hong Kong bilang isang maliit ngunit napakamalinis na lungsod. Sa wakas, malayang ako nakakasulat. Sa wakas, may papahayag ko ang aking saloobin nang walang takot sa pagbabawal ng mga nakatataas. Pinilit nila akong umalis sa aking bansa. Umalis ako ng bahay na may sakit. Oh, mahal na Blumentritt, wala kang ideya sa aking munting pinagdaanan. Ang Hong Kong ay isang maliit, ngunit napakamalinis na lungsod. Maraming Portugues, Hindus, English, Chino at Hudyo ang naninirahan dito. Mayroong ilang mga Pilipino na ang karamihan sa kanila ay naipatapon sa Marianas Islands noong 1872. Mahirap, panayad at mahihain sila. Dati sila ay mayamang mekaniko, industrialista at financier.